ako po ay nasiyahan dahil may lumapit sa atin na isang Iglesia ni Cristo. Matagal na daw siya naging Iglesia ni Cristo at personal siya na nakikiusap sa atin na babalik na siya sa Iglesia Katolika. At iwanan niya ang tatag lang ng tao. Yun po ang good news. Sabi ni Corazonis, salamat din dahil 44 years naging born again siya, ngayon ganap na bumalik sa katotohanan. Ang dami na bumalik sa katotohanan, mga kapatid. At hindi lang ang mga ibang sekta. May dalawang albularyo na faith healer na bumalik sa simbahan. At sabi niya, Father, lagi kaming nakikinig sa inyo. Just imagine, 20 years na siya na albularyo. At hindi na basta-basta yung kapangyarihan niya. Umabot na siya sa ibang bansa para lang manggamot. At ang dami ng pinagamot niya. Alam nyo, simple lang. Litany of Saints, Rosario, ang ginagamit niya sa panggamot. At nung kinausap ko siya, tinanong ko siya na, paano mo ba yun gamutin? Yung mga lumalapit sa'yo. Padre, nagsimula yung pagkamanggagamot ko nung meron akong napanaginipan. Napanaginipan ko ang mga santo, nagpakita sa atin sa panaginip, at ang daming mga santo na nagpakita sa atin. At hindi niya mapaghilan, mga kapatid, ang Litany of Saints. Kung may lalapit sa kanya, maglitan niya. Saint Vincent Ferrer, Saint Bartholomew, Saint Augustine, Saint... grabe ka, no? Paspas ka, ayaw mo sulti. Sa pagsalita ng mga Litany of Saints, mabilis. At hindi niya mapagilan yung sarili niya sa pag-narrate sa mga Litany of Saints. So, iba na po yun. Hindi na na-control na yung will niya. So, ginagamit lang yung mga santo to deceive her. Instead, na-promote natin ang sacrament of healing, hindi na. Naka-focus na siya doon sa ano. Mabilis na mabilis. Saint Vincent Ferrer, Saint Pablo, Saint Paul, Saint John. Hindi mo mapigilan. Walang nag-uusap kami. Grabe. At tinanong ko siya kung kilala ba niya yung mga binabanggit niya ng mga santo. Hindi. Just imagine. At nung dinilibrance na siya, grabe, nag-react talaga. At nag-chat yung kanyang relative sa atin. Hindi ko alam kung tatay ba yung nag-text sa atin. Sabi niya, Father, guminhawa yung kanyang pakiramdam. At hindi po yun sapat dahil kailangan siya ma-process para may renounce lahat yung mga non-Catholic beliefs, non-Catholic practices. At nung kinausap natin siya, meron pala siyang mga occult ritual. Mag-aalay siya sa apat na paa. Ano yung apat na paa? Meron siyang sariling ritual. At kita ninyo, seemingly Catholic yung mga prayer niya. Seemingly religious yung kanyang mga ritual. Pero kung ating i-examine, ang dami palang mga occult rituals na kanyang na-practice. At in-advise natin na patuloy pa tayo na mag-process sa kanya. At hindi basta-basta po yan. Just imagine, 21 years at yung kanyang mga pasyente sa ibang lugar, nakapunta na siya sa Malaysia dahil sa kanyang kapangyarihan. Manggamot. At nung nakapanood siya sa punto por punto, convinced na convinced siya. At buong puso nagpapasalamat po siya sa ating programa dito sa punto por punto. At dahil doon, iniiwan na niya 100%. At hindi ko na nakausap yung isang albularyo na lumapit sa atin, dahil lagi din siyang sumusunod. Matagal na din siyang nanggagamot. At nung lagi siyang nakasubaybay sa ating programa, 100% ang kanyang willingness to renounce everything.
which are not from the Lord. Ang dami ng naliwanagan. Sa ibang banda naman, grabe ding nagagalit sa atin, pero okay lang. Sabi ni Kristo, pumarito ako sa mundo, hindi magbigay ng kapayapaan. Ang dala ko ay espada. Hindi po kapayapaan, kundi pagkawatak-watak. Dahil kapag susunod tayo ni Kristo at sa katotohanan, there is a division. The reality of creative tension, mga kapatid. Huwag tayong susuko, mga kapatid, at huwag tayong titigil sa pagsasalita natin sa official teaching ng simbahan upang sa pamagitan nito, dahan-dahan tayo maliwanagan, hindi sa galing sa non-Catholic belief, hindi galing sa non-Catholic practices, hindi galing sa mga apostoles. Sa pamagitan nito, ay madami pang maabot natin at mabigyan natin ng enlightenment and inspiration, mga kapatid.